Maligayang pagbabalik sa ating panibagong kwento, mga kaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang istorya kung bakit ayaw ng mga magulang ni Kobe Bryant sa asawa niyang si Vanessa. Pero bago muna tayo magsimula, at kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag ka nang mahiyang mag-subscribe kay Laman Loob TV at pindutin mo na din ang notification bell para updated ka sa mga videos ng kaalaman at karunungan. Simulan na natin. Karamihan siguro sa atin ay idolo at naging inspirasyon siya dahil sa husay at mentality niya pagdating sa basketball. At marami siguro sa atin ay alam at sinubaybayan na ang naging buhay ng ating idolo. Pero ano nga ba ang istorya kung paano sila nagkakilala ni Vanessa? At bakit ayaw ng mga magulang niya dito? At noong taong 1999 ay nakilala ni Kobe si Vanessa sa isang music video shoot. Noong ito ay high school pa lamang. Si Kobe ay 20 years old noon, samantalang si Vanessa ay 17 years old. Mabilis naman nahulog at nagkapalagayan ng loob ang dalawa. At naging maganda at maayos naman ang kanilang relasyon. At pagkalipas lang ng halos isang taon, ay nag-propose na din si Kobe kay Vanessa noong ito ay tumungtong ng 18 years old. Pero sa kabila ng magandang relasyon ng dalawa, ay hindi pabor ang mga magulang ni Kobe kay Vanessa. At simula pa lang nang makilala nila ito, ay hindi na din nila sinuportahan si Kobe sa mga ginagawa nito. At katunayan nga, ayon sa mga magulang ni Kobe, ay hindi talaga sila boto o sang-ayon kay Vanessa dahil isa itong Latina-Mexicana at ayaw din nilang malahian ng ibang kulay. At ang gusto nila para kay Kobe ay isa ding African-American. At marahil ang main reason kung bakit ayaw talaga ng mga magulang ni Kobe kay Vanessa ay dahil sa naging background o dating trabaho nito. Si Vanessa kasi ay isang modelo kung saan ay nagsasayaw din siya sa mga music video. At masasabing may mga moves siya dito na hindi angkop na mapanood ng mga bata o sabihin na nating maselan para sa mga minor de edad. Pero paliwanag naman ni Vanessa dito ay ginawa niya ang trabaho na yon para matustusan ang kanyang pag-aaral at para din matulungan ang kanyang mga magulang at syempre para din sa mga pangarap nila sa buhay. At kung matatandaan natin na kung hindi dahil sa trabaho ni Vanessa sa mga music video ay hindi sila magkakakilala ng idol nating si Kobe. At marami pa nga ang nagsasabi dati na kaya lang nakipagrelasyon si Vanessa kay Kobe ay dahil lang sa pera at kasikatan nito. Dahil noong magkakilala ang dalawa ay ang simula ng pagsikat ni Kobe sa NBA at syempre ang magandang kinikita nito sa basketball. Kaya naisip ng mga tao na ito lang ang habol ni Vanessa kay Kobe. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay pinatunayan ni Vanessa na hindi kayamanan at kasikatan ni Kobe ang habol niya. Dahil sa dami ng pinagdaanan ng kanilang relasyon ay nanatili ang loyalty at pagmamahal niya para lamang kay Kobe. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi pa din sang-ayon ng mga magulang ni Kobe kay Vanessa. Pero noong April 2001 ay napagkasunduan na ng dalawa na magpakasal. Pagkatapos ng dalawang taon simula nang sila ay magkakilala. Pero simula noong sila ay kasal ay lalong lumayo ang loob ng mga magulang ni Kobe sa kanila. At katunayan nga sa mismong kasal nila ay hindi umatend ang mga magulang ni Kobe. At noong isinilang din nila ang panganay nila ni Vanessa na si Natalia ay hindi din pumunta ang mga ito. At sa kabila ng hindi maayos na relasyon nila Kobe sa mga magulang niya ay dito pa dumating ang iba pang pagsubok. At noong July 2003 ay nasangkot ang ating idol na si Kobe sa isang sexual assault. Pero hindi naman nagtagal ay naayos at na-dismiss din naman ang kaso. At dito ay inamin din ni Kobe na minsan na din siyang naging unfaithful kay Vanessa. Pero sa kabila nito ay hindi nagbago ang pagmamahal ni Vanessa sa kanya at nagpatuloy pa din ang kanilang relasyon. At fast forward na tayo, mga kaibigan. Noong taong 2013, ang mga magulang ni Kobe na si Pamela at Joe Bryant ay nagpasyang ibenta ang anim sa mga mahalagang memorabilia ni Kobe at kabilang na nga dito ang dalawang championship ring niya sa Lakers. Ang mga item na ito ay naibenta sa isang private collector sa halagang $280,000. At kalaunan
nang mabili na ito ng private collector, ay nagpa siya din siyang pumunta ng Golden Auctions para ipa-estimate ang value ng isa sa mga championship ring. At dito ay nag-decide na din siyang ipa-auction ito. Ang bidding ay nagsimula sa $15,000 at nagtapos at naibenta sa halagang $206,000 o tumataging ting na nasa 10.3 million pesos sa pera natin ngayon. Dahil dito ay naghain ng demanda si Kobe laban sa Golden Auctions at sa mga magulang niya na nagbenta ng kanyang mga memorabilia. At nang umusad na ang kaso, ay dito napatunayan na walang pahintulot ni Kobe ang pagbenta ng mga ito. Kaya siya ang pinanigan ng korte at nanalo sa kaso. At dito ay labis na humingi ng tawad ang mga magulang ni Kobe sa kanya dahil sa lahat ng hindi magandang nagawa nila sa kanilang anak. Kabilang na nga dito ang pagbenta sa mga mahalagang memorabilia ng walang pahintulot. At dito ay labis na nagpasalamat din sila kay Kobe dahil kahit kinalimutan na nila ito at nawalan na din sila ng komunikasyon dito, ay hindi ito nagsawang magsustento sa kanyang mga magulang kahit na hindi nila ito sinuportahan at minahal ang mga bagay na ginusto niyang gawin sa kanyang buhay at karir. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi pa din tuluyang naging maayos ang relasyon sa pagitan ni Kobe at ng mga magulang niya hanggang sa bawian na nga ito ng buhay noong January 26, 2020 dahil sa helicopter crash na labis na ikinagulat ng lahat. At sa kabila ng pagpanaw ni Kobe ay hindi pa din tuluyang natatanggap ng mga magulang nito ang kanyang kabiyak na si Vanessa. At dito na magtatapos ang ating kwento, mga kaibigan. At uulitin ko lang na huwag ka nang mahiyang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell. At syempre, mag-like, comment at ishare mo na din ang video. Kita-kits ulit sa next video. Maraming salamat, mga kaibigan!